Good afternoon mga kapatid, ako po si Gerard de la Peña ng News 5 at ngayon po ay nandito tayo sa provincial capital ng Davao del Norte kung saan kanina nga lang po ay napanood ninyo ng live yung press conference ni Davao del Norte 1st District Congressman at former House Speaker Pantaleon Alvarez na nagpahayag ng kanyang pagsuporta kay Vice President Lenny Robredo. So mag-backtrack tayo ng konti kasi kailan lang ay ang sinusuportahan nitong si Alvarez ay itong si Senator Ping Lacson. In fact, mula po dito sa akin natatayuan ko dito sa parang sa may flagpole nitong Kapitolyo ay may malaking tarpaulin o billboard nitong si Senator Ping Lacson, pero medyo nagbago nga sila ng stance nila at kanilang suporta ay mapupunta na kay VP Lenny Robredo. So kanina ipinaliwanag nila na yun nga, before talagang humahanga sila kay Senator Ping Lacson, pero given that nag-pull away na nga, or ano ba yung term, nag-pull out na from the pack itong si dating Senator Ping Lacson, itong si VP Lenny Robredo doon sa mga surveys, ay mas minabuti nilang ibaling na lang yung kanilang suporta kay VP Lenny. At sinasabi rin kanina ni Congressman Alvarez na dati ay nung 80s ay siya ay nakibaka laban sa martial law. So ngayon itinutuloy niya lang itong laban na ito. And gayon din yung provincial governor nitong Davao del Norte, inexplain din niya na isa rin sa mga dahilan talaga ng kanilang pagpapalit ng alliance or allegiance ay ang itong survey results, dahil mas may probability raw na manalo itong si VP Lenny. And ayun, so ito ilan lang yan sa mga salient points ito. Babasahin ko lang yung ilang notes ko kanina. Humingi rin ng tawad kanina itong si Congressman Alvarez kay VP Lenny, kasi kung matatandaan natin na too long ago gusto pa nga niyang ma-impeach itong si VP Lenny na vice president natin. At sinasabi ni Alvarez na syempre noong time na yun talagang pinagtatanggol niya si President Rodrigo Duterte. So talagang ganun ka ano yung kanyang feeling na kailangan maprotektahan niya si President. So may ganung move. Tapos ngayon na sinabi ni VP Lenny, hindi naman daw kailangang humingi ng tawad itong si Alvarez dahil hindi kailangan humingi dahil wala naman silang personal na alitan. At yun nga, the whole point niya na nag-file si VP Lenny ng kanyang kandidatura bilang independent candidate is just to show everyone na siya ay open makipagtrabaho sa kahit sino regardless of their political affiliation. So regardless ng party, open, pwedeng willing makipagtrabaho itong si VP Lenny sakaling siya ipala rin bilang susunod na pangulo ng ating bansa. At kanina ay nakakuha rin ng endorsement itong si VP Lenny mula naman kay Davao del Sur Governor Mark Cagas. Yung kanina yan, so around 6,000 ang dumalo doon sa mini rally kanina doon sa Digos, sa Davao del Sur. At yun ay mini rally lamang, hindi na sila nakapag-organize ng malaking rally dito sa Davao region. And yun, okay, so sa susunod na linggo ay ang ikot po ni VP ay dyan sa bandang Samar, Leyte. I think babalik siya ng Cagayan de Oro, pupunta ng Marawi, and off to Bohol. I think that's going to be the schedule next week. Alright? Face mask ko talaga. Ito po ay 3M, this is N95, and this is called B-Flex. So, kahit po mababa na yung cases natin, kailangan po maingat pa rin tayo. Okay? Okay, sige, abangan niyo po yung report ko mamaya po sa Frontline Pilipinas, mamaya pong 5:30 sa TV5, and of course, dito po sa News 5 Everywhere, dito po sa Facebook. Alright, ingat po tayo lagi mga kapatid. God bless everyone. Ako po ulit si Gerard de la Peña. Magandang hapon po.